ngayon po, gagawin po tayong special ngayon. Isang DH na bike, so i-upgrade po natin ang fork. So ang fork suspension ng bike na to, ito po yung ano, bike ko na Saracen Mist Pro. So meron siyang boxer, rock shock, dual crown. Coil from medium to large. So ang lalagay po natin ngayon is yung kulay blue. So ngayon observe nyo lang po kung ano po yung ating gagawin. Ito po yung ipapalit po natin dun sa existing na coil. So ngayon po ang gagawin po natin sa ngayon, nandito po tayo ngayon sa ating bike room. Pag-upgrade po ng coil, hindi na natin kailangan ng stand kasi pwede naman siya i-upgrade na nakatayo lang. Most likely, kagaya po nito ng mga downhill bikes so na naka-dual crown, yung bukasan po nito ay nasa taas lang po, nandito po. So, napakadali lang po gagawin natin. Tara, gawin po natin. Kailangan natin ng Allen wrench. Ito po yung maliit po na Allen wrench. Okay po. Pagkatapos, open wrench. Adjustable wrench. So, gagawin po natin ngayon, ilalagay po natin muna ang coil. I-adjust natin sa itong sa kasi pag naka-hard po siya, nakaka-compress yung coil. So, may posibilidad po siya na mas mahirap po siya buksan kasi po nakaka-compress po yung coil niya. Ngayon, i-release po natin yung compression niya para mas madali po siya buksan. So, buksan muna natin yung pinaka-top cup. Yun. Tabi po muna natin. So, mapapansin niyo po. Tapin na natin. Yun. Natanggal na po natin yung small cup. Ngayon po, bubuksan po natin itong coil. Kasi ang coil po yung nasa loob. So, ngayon po, bubuksan po natin ito para po ma-release po natin po yung mismong coil po niya. Ngayon po. Tara, buksan po. Dalangan po natin yung adjustable wire. So, tabi po muna natin ito. Tapos, ubugutin po natin ang coil. Ganun lang po kadali. Ubugutin po natin. Ang kulay po ng medium po size is red. Okay. So, kailangan po, tanggalin po natin yung nasabit na ito po yung pinaka-guide niya po yung sa gitna. So, kailangan po ito. Huwag niyo pong kakalimutan po ito. Kasi ito po yung nasa dumping na parang hindi po siya maligaw o uminay. Ayun. Nahugot na po natin. Ito po. Kailangan po natin ito. So itabi po muna natin itong spring. Itong coil. Ayun po. Bumuksan po natin ang bago. Ngayon po huwag po kami malikaw. Dalawa po yung end nito. Meron po siyang end na mahipot. Ito po. Tsaka meron po siyang wide. So itong wide po yung nasa taas. Ito po yung tandaan natin. Yung wide po yung nasa taas. Ito po yung mas mahipot. Ito po yung nasa baba. Ngayon, balik na po natin ito. Pasok na po natin. Marad natin ang pantulak. Tulak po natin. Ayun. Pasok. Ayun na po. Ito na po siya.
Ayan po, ang gagawin po natin is ipapasok lang po. Tingnan po natin. Now, nakaset po siya. Pwestong pwesto. Okay po. So, ngayon po, ibabalik na po natin ang lahat ng tinanggal natin. Ito po. Natin ng 24 na open rin or close na 24. Tapos na po, ibabalik na po natin itong cup. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon is linisan po natin ang excess na lubricant. Paglis. Parang na siya. Kung gusto pa natin na mas matigas, meron kasi itong dial na hard at saka bottoms out. Meaning, pag bottoms out mo, yun po yung malambot. Tignan po natin. Ito po. So, meron bottoms out. Meron pong hard. So, ikot natin itong hard. So, mako-compress. Okay. Ayun na. Ang ganda na po yung dumping niya. Ayos po. Ngayon po, iti-testing na po natin. So, hanggang doon na lang po. Salamat! Tsaka magandang gabi. And